ginagawa sa bahay niya, hindi pa pala tapos. Katagal na yun. Kasi si nanay niya naghahawak ng pera kung ano-ano yung nagagastos ni nanay niya. Nagagastos, hindi pa tapos. Nakita ko nga eh. Pinicure niya eh, hindi pa tapos. Marami kang kulang. Ayun na. Parang, kaya nga eh, kasi umuwi, tapos kaya nga eh, ano? Mas pa siya. Alam, laki ng tray lahat. May sakot pa siya pagbalik. Una, saan niya yan? Alam, malaki. Malaki pera niya. Ay, baba! Bakit ganun? Kasi mahilig kasi siya na basta magkaroon siya ng jowa. Nagbibigay siya ng relo, sapatos, dami. Oo. Ay, oo nga eh. Tama ka. Parang ganun. Oo. Malay mo siya, din namasahin ng pauwi pabalik. Kasi nag-i-rapin sila. Oo. Kusilo mo pero yung lalaki. Ngayon na nga lang, magkana lang sahot niya. Oo. Oh, walang ipon yung lalaki. Oo, kasi may kinakalang naman din yan. May sinusuportahan. Kasi buwan-buwan nagpapadala doon sa anak niya, mga 1-5. Buwan-buwan. Kaya kinsienes lang yung sahod niya. Talaga, totoo. Parang nga. Di ba? Ngayon, nasa isip ko lang. Kasi nga, ba't ka nagawin naman pero? Parang ganun. Kasi, mga lang tiket ko, di ba? Magkano? Tapos sabay sila bumalik na Maynila. Kasi nag-stay sila ng dalawang araw sa hotel. Tapos dinala siya sa bahay ng lalaki. Doon niya nakilala yung anak, pumunta yung anak niya. Hindi naman niya kapilido. Ang tigas din ng ulo yun. Bila niya iba pala siya. Hindi mo kasi yun pwedeng anuminte. Kasi siya ang nakakaalam yun kung talagang anak niya o hindi. Eh kung not na ano na niya na anak niya, kahit man lang sabihin na hindi sa kanya, pero nasanayan na niya yun, hindi niya pwedeng bawiin yun. Hindi niya kasi kapilido. Oo nga, marami naman ganun hindi kapilido. Ang pangit niyang ganun eh. Nagsusuport siya. Hindi. Bakit yung anak ko, hindi naman kapilido rin. Oo nga, pero ang mali niya, kasi nga yung babae nga, ilang beses nang, diba, yung babae na naging kinalipin niya, nakaroon siya ng anak, may anak sa una din sa lalaki. Oh, tapos, nung 7 years daw sila na nagsama, so yun, anak daw niyang bata. Eh, bakit niya pinabayaan na inuwi ng babae yung anak niya na hindi siya pinaapilido sa kanya? Oh. Pero nung malaki na daw yung bata, nung mag-college na daw, doon daw nagpa-support yung babae. Ah, wala ah, kasi yung napapanood ko kay Tulfo, kahit pa, kwan, hindi mo mailaban na anak mo yan. Kahit pa sabihin mo na anak mo yan, kasi nga, hindi mo ka-apilido, wala din siya. O yun lang, kaso nga lang, hindi niya apilido, kaya kahit pa mag-support siya o hindi, walang problema yun, basta mag-support o hindi. Pero hindi, steady eh. Kasi nga, napamahal na sa kanya. O yun lang. Pero ang sabi ko sa kanya, kung gusto mo si Girlie, kailangan ipakita mo na may sarili kang pera. Eh wala kang maipakitang pera, ayaw ni Girlie ng ganyan. Ginanong ko siya dati nung wala si Girlie na binigay sa akin ni Girlie yung cellphone. Ate po, sabihin mo. Ayaw na yun bitawan si Girlie kasi abroad eh. Oh, ayun na nga. Kaya sabi ko sa kanya, yung cellphone nga ipatayo, bakit gusto kitang makita? Ay, wag na, sabi ko. Kasi nilapag ko, uusap lang kami kasi nag-i-edit nga ako. Yun sabi ko, kung talagang mahal mo si mayroon kang yung wala, o kaya nga basta daw ang magsabi ng lalaki, umiiyak siya, magpapakamatay daw. Saan sagot ko kay Girlie? Eh di magpakamatay siya, kung talagang magpakamatay dapat noon pa ngayon. O nga, dapat noon pa siya nagpakamatay. Diyos ko, naniwala naman siya magpakamatay. Kaya nga. Magpakamatay daw. Sabi ko, style bulok, mga lalaki. Yan, style bulok yan.